Okay guys, welcome back to my vlog. So, ngayon gagawa tayo ng topic. It's about politics. So, ngayon yung issue ngayon is all about BBM, Lenny. Dalawa lang naman sila actually talaga naglalaban, di ba? So, ako actually, ano talaga ako, Liberal Party fanatic talaga ako nung bata pa ako. Siyempre, yun kasi yung tinuturo sa amin sa school. And then, it's a Catholic school. Yung mga madre, yun yung tinuturo sa amin. Yung pagmarcha daw nila dati sa Mendiola. Traidor daw talaga si Marcos. Magnanako si Marcos. So, yun yung pinaniwalaan ko. And then also, yung family ko, they're Colmenares. So, more on anti-Marcos talaga sila. Pero ngayon, parang nagbabago na yung isip ko. Even yung father ko. Kasi tinatanong ko siya before, ano ba talaga yung buhay before nung ano? Buhay ng tao, ng martial law. Sabi nila, sabi ng papa ko at saka ng kaibigan niya, yung late friend niya na si George, ang ganda ng buhay natin po dati nung si Marcos yung presidente natin. Alam mo, yung mga taga-Vietnam, taga-ibang Asian country, ginagawa lang namin, katulong lang natin yan dito sa Pilipinas. So kung yun yung story nila, hindi naman pwede nagsisinungaling sila, kasi wala naman sila makukuha. Yun yung experience nila at yun yung nakita nila. Bakit ganon yung kwento, parang naging baligtad sa school? So, hindi pala totoo lahat ng tinuro sa atin sa school na ganon. And then, daming project daw ni Marcos, yung kuryente kay Marcos. Halos lahat ng nakita natin nung lumaki tayo is project ni Marcos eh. Yung iba pinagpatuloy ng ibang presidente, yung iba naman talaga ginawa pang ang katatawanan, yung mga bridge na kahoy. Uso pa ba yun? 21st century, kahoy yung bridge. Grabe. So, yun lang naman yung sa akin. So, parang nagigising ako sa katotohanan na yun. Okay pala si Marcos before. So, maganda kasing buhay ng Pilipino before ng si Marcos. Imagine yung dollar is 1:1 ba or 1:2? Yun. Pero kahit na, di ba? Tapos, narinig ko pa rin kay President Duterte na narinig ko na all of those projects na ginawa yung build is nasa blueprint na pala yun ni Pangulong Marcos before. So, kung hindi natin napatalsik si Marcos, kundi natin hindi tayo naniwala sa mga dilawan na yan, it means matagal ng progressive yung country natin. Maganda na yung mga structures natin dito. So, imagine, it was like 1986, andun na lahat yun, yung plano na yun. Eh kung natuloy yun, yung mga power plant and everything, diba? Dami pa rin bulag, dami pa rin sinasabi na magnanakaw si Marcos, ganun. Putang ina naman. Eh, ba't mayaman tayo before? Yun naman yung simple, that's a very simple logic na hindi na kailangan i-deep pa. Kung magnanakaw yung presidente, ba't ang yaman ng Pilipinas? Putang ina nyo. Sorry, nagmura ako. Putang ina naman kasi. Ako, ngayon, solid BBM ako. I need to correct all of those mistakes na ginawa, hindi lang ginawa ko, or dami tayo eh, marami tayo nun talagang nauto. Ako, hindi ako nagsisimba kasi before I always go to church every Sunday. Ba't ano nang tinuturo ng pare? Politika, ba't hindi ka na tumakbo mayor? My God, andito yung mga tao sa simbahan para sa word of God, hindi yung mga politika yung dinidiscuss nyo. Kaya nawalaan ko talaga ng gana magsimba. Pero of course, I still believe in our Lord Jesus Christ. Alam ko andyan siya. And I believe in Him. Pero ayoko lang talaga makinig na hindi naman siguro lahat ng priest ganun, lahat ng pare ganun. Pero kasi mostly ganun na eh. And then also Vatican, ang dami kong nababasa sa about Vatican na
politiko din, politika rin yung takbo dyan, pera-pera din. Yung ginawa na kasi negosyo talaga yung ano, yung religion eh. Kaya ako, I'm not that smart, pero sa akin, with time goes by kasi, parang na pag-aaralan ko siya at nagbabasa din ako. Kaya yun, parang ay, negosyo. So, I hope na this coming election, 2022 elections, ay manalo si Bongbong Marcos. At sa nakikita naman natin ngayon, ang daming supporters talaga. Pag natalo pa to, ewan ko na lang. Parang ang labo na matalo pa to yung, ano, yung pagtakbo ni Bongbong sa 2022. And then, of course, kailangan din natin supportan si Tatay Digong sa Vice President. Kasi, to back up ni, to, para ano, may backup si ano, si BBM, you know. Kailangan talaga maging solid tayo. Tanggalin na natin talaga mga yellow tie na yan. Kailangan na mawala sila sa gobyerno na to. Kasi habang andyan sila, mga cancer mga yan, mga anay mga yan, hindi pwedeng, eto na lang, sa dami daw utang ng Pilipinas, eto pa yan ha. Simple logic lang din. Sino ba ang pinakamayaman na negosyante? Maraming utang yan, tangina nyo. Nangungutang yan para i-kapital. Yung ginawa ni President Duterte, nangungutang ay kapital yan sa mga infrastructure natin. Eh, build yan. Bakit? Ibabalik din naman yan sa atin. Kesa naman, ang liit ng utang natin, wala naman nagawa. Ano? Puro drugs, kahoy na bridge, ilang milyon. Gaguhan yan. Itigil naman yan. Dapat, we need to learn from our mistakes na talaga. So, dapat maging solid tayong lahat. Kaisa tayong Pilipino. At whatever, ano, like example, tapos na yung election, nanalo si BBM. Example lang, ha. Sana naman, kayo naman yung mga sa kabilang panig, eh, magkaisa na tayo. Kung para naman si kakabuti ng bayan natin. Actually, ako, I'm 37. Not getting any younger. Ginagawa ko to is for the future of my kids at mga kapuhan ko. Hindi ni para sa sarili ko. Hindi ko na maabutan ng ganyang gadang buhay. Ako, nagsisikap ako ngayon. Kahit isang kaig, isang toka, mapag-aaral ko yung mga anak ko. Pero, yun lang, sana magkaisa naman tayo. Kahit maganda yung ginawa. Like sa Manila Bay, pinaganda tao. Yung dami pa rin bashers. Ano mga utak na yan? Please naman, huwag naman tayong ganyan. Nakakasawa na eh. Magkaisa tayo. Right? Kung sino man, ano, like example, eto na lang. Ako, solid BBM ako, I promise. Ako, ikaw, Lenny ka. I'll try to talk to you na baka pwede ganito, ito. Kung ayaw mo talaga, kung dun talaga, I'll respect that. Respeto yan. Pero, of course, mga kampanya ako. Pero, again, kung di ayaw mo talaga, respeto naman natin yan. Yun lang naman yun. Tapos sana walang away-away kasi ang gulo na ng mundo, may pandemic pa. Ang hirap maganap ng trabaho ngayon. Ako, kakaresign ko lang sa trabaho kasi bibigyan ka na ba ng target na sobrang laki na hindi ka makakaka 30%. Kuha ng hit na 30%. Pero grabe na yung pagtatrabaho ko. Akala ko naka-COVID na ako. Kasi ako, COVID talaga siguro yun. Ewan ko lang. Trangkaso lang. Pero alam mo naman pag trangkaso ka, pag trabaho pa rin ako kasi kailangan ko ng pera. The company, hindi naman na-appreciate mga yan eh. Basta ano lang, sama-sama tayong Pilipino. Tapos huwag tayong aasa sa gobyerno, napakaingin tayo ng gobyerno. Ano ba naman yan? Anong klaseng mindset yan? Sa barangay namin, four piece na yan. Ngayon, pagtanggap ng pera, sa madjong na yan. Promise, swear to God. Nakikita ko yan. Yung mga proyekto na ganyan, walang kwenta yan. Ituruan na natin yung mga Pilipino maging tamad. O, given four piece yan, libreng pag-aaral, importante na yan. Importante para sa kabataan, anak nila yan, dapat sa pag-aaral ng anak nila. Binibigay ba nila sa anak nila? Pigsusugal lang, shabu, anything. Ay, naku na lang. Pero yun lang guys, hindi ko na patatagalin to ng masyadong mahaba kasi dito na ako sa bahay. Uwi na ako. So, I hope lang na magkaisa tayo. We'll respect each other talaga. Of course, again, yung kampanya, natural lang yan. Pero walang siraan. Wala tayong siraan. Let's respect each other. And then, ano lang,
magkaisa tayo pagkatapos ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, magkaisa tayo. Alright? So, for me, talaga, ayaw ko talaga manalo mga Dilawan. Ayaw ko na talaga. Sa akong sawa na ako. Alright. So, dito na ako sa bahay. And then, subscribe lang sa channel ko. Actually, I'm not a professional YouTuber. Kaya try ko lang. Para may content lang naman ng konti. So, you can actually click subscribe and then click notification bell. Pag nagustuhan ko itong mga ganitong gawain, baka masanay na rin ako. Gagawa tayo lagi ng content. Alright, salamat. Bye-bye.